Tara, kape tayo. Good morning, good afternoon, good evening po sa inyong lahat. Andito na lang po tayo sa akin channel. And for today's video, ang gagawin po natin guys, mag-house tour po tayo. Papakita ko po sa inyo kung ano po ang hitsura ng tinitira namin dito sa UAE. Particularly, nandito po ako ngayon sa Abu Dhabi. And alam ko po na mostly ng mga OFWs na nandito po sa ngayon sa UAE is makakarelate po. Except lang po sa mga kaibigan po nating nagtatrabaho sa loob ng bahay. At saka yung iba pong na may sarili po silang mga apartments, flats, something like that. But mostly ng mga OFWs is ganito po ang aming tinitirahan. So, nakakarelate po. Papakita ko po sa inyo, ang purpose ko pipakita po sa inyo, para po yung mga kamag-anak natin nasa Pilipinas, mga kaibigan, mga kakilala, or kung sino pang nakakapanood nito, na curious sila kung ano pong itsura ng tinitira namin dito, pakita ko po sa inyo. Sumasin po ko mga kaibigan. Ayan po guys, ganito. Sinala ko lang po. Ito yung aming main door. Ayan. Siyempre, may fire extinguisher po tayo dito. Nandito po ang aming kitchen. Mapapansin niyo po kasi mostly po ng aming mga flatmate dito is ibang lahi. Dalawa lang po ang rice cooker dito. Ito po yung akin. Ito po hindi ko po alam yung kanino. Microwave, kimchi namin. Lutuan ang aming fridge. Ayan. At dito po sila nagsasampay yung mga ibang lahi. At saka open po yan. Kung gusto mo magpainit, pwede po dyan. Makikita niyo po sa baba yan. Ganyan. Ayan. Pero may pintuan din po yan dyan. Ganyan lang po yan. Sarap po natin. Ayan, sinara ko na po. Ito po yung kitchen namin. Buksan. Ayan. Ito po yung sarap ng bumbo natin ang ating kusina. Ayan. Ito yung window. Ito po ang aming flat. In fairness, may paganyan pa sila. Ito po, room 1 yata po. May mga partition po dyan sa loob. Ayan. Nakasara lang po yan kasi ganyan po dito. Ayan. Itong room din po yan. May mga partition din po yan. Room, may mga partition din po sa loob. Ayan. Tapos itong CR. Amin. Room. Ayan po guys. Mapapansin niyo po dito sa amin. Napakatahimik lang po. Bawal po ang marites. Bawal po ang chismisan. Pag dumadating po sila galing work, diretso na po ng room. Wala ka pong makikitang nagtatambay sa kusina or dito sa corridor. Hindi po also dito ang marites, hindi po also dito ang chismisan. Makikita mo lang sila lalabas, papunta ng kitchen, magluluto, after magluto, pasok ng room. Hindi ka makakarinig na nag-iingay dito, which is very, very, very good. Diba? Wala silang pakialamanan dito, lumabas, wala silang pakialaman, kanya-kanya ng buhay dito. Which is, yun ang napakaganda. Ayan po, ayan. Mostly ng ano dito sa mga lahi. Tahimik, super tahimik. Ma-appreciate po talaga yung ano dito. Ito po yung room ng mga babae po kami dito. Tatlong partition po siya. Ayan. Sinasara lang din po namin yan kasi. And, yan guys, may CR po kami sarili dito para sa tatlong partition. Ganito po ang itsura ng partition. Mga nga babae. Mga babae lang po kami dito, kaya lagi din po kami nakasarap. Yan pa yung sila namin. At ito po ang akin. Guys, magluluto po tayo. Ito pang ulam natin. Maraming salamat po sa sponsor. Holy Week pala ngayon guys. Dito po sa UAE. Dito po sa amin ngayon. Sa Ramadan. Ito pong lulutuin natin. Mention mark. Most of the time, solo lang po ako dito sa kitchen. Hindi nga sila ano dito. Nagluluto sila banda ng ano. Sana clear ang sinasabi ko ngayon kasi no, wala po akong microphone ngayon. Fully off po siya.
ganyan po guys. Kami dito kasi pag naglilipat yan, malagay ng kaldero, suspan, ano-ano. Ito naman sa mga condiments natin. Ayan, ganyan po. Ayan guys, ito na po ang ating guys, ito na po guys ang ating niloto. So, ayan, may sibuyas po tayo. Ito po ang ating mga ewan ko nung lulutuin ko nito, ba't bumili ako nito? Ah, kare-kare. Kasi nagtatanong ako dati na magluto ng kare-kare. Kaya may ganyan, may sinigang. Pansit bihon, bumili ako kasi magluto sana ako ng pansit. Lahat yan yung mga sana. Mga sana-sana lang yan, hindi natutuloy. Siyempre may magic syrup po din tayo. Cubes. Maraming lanong batuin. Ganyan po kami guys, ganyan. Siyempre po yung sobra po nating oil. Ayan, lagay po natin dito, sayang. Sayang po, kaya ilagay po natin dito. Magagamit po po yan. Guys, ayun, yun po, nagpakita ko po sa inyo ang aming tinitirahan po, kung ano po ang itsura ng tinitirahan po namin dito sa Abu Dhabi. Ayun po, itong flat na to ay may 4 na rooms. Kada room po is may mga partitions. Wala lang po ako idea kung ilang partitions po yung ibang room. Dito po sa amin, sa room po namin is 3 partitions. Lahat po kami babae. And may sarili po kaming CR. Tapos yung alam ko po, may isang room po dyan na hinati lang po yun. Bali, dalawang partitions. Ko po alam yung iba. Baka tatatlo din po katulad ng amin dito. Ang maganda po dito, kasi paglilipat po kayo dito, halimbawa ako nung nagbigay po ako ng down payment sa kanila before ako lumipat, kinausap na po ako ng may-ari na nakikiusap lang daw siya kung pwede po, hindi po tayo mag-us ng ingay. Yung walang maririnig siyang nagko-complain dahil sa ingay. Respeto lang daw. Kasi nga, galing sa work, pupunta o uwi, magpapahinga. Which is very, very, very good. Na-appreciate ko yon yung ganong pakiusap niya. Lahat daw ng tumitira dito, o lahat daw ng bagong lipat dito, is kinakausap talaga niya. Kaya guys, super tahimik dito. Dito ngayon, nandito po kaming tatlo lahat. The moment na nagsasalita ako ngayon, nandito po sila lahat. Alam nyo, wala ka talagang maririnig. At nandyan lang po sila sa room, sa kanya-kanyang room. At hindi po nagiging issue dito kung hindi ka lalabas or lalabas ka man or hindi ka lumalabas ng kwarto mo. It's totally walang pakialamanan dito. Minsan may kayo sa kitchen, wala silang pakialam. Kung anong gagawin mo sa kitchen, hayaan na kanila. Kung anong ginagawa nila, hayaan mo din sila. As in total, at hindi ka makaka-encounter ng tao doon sa kitchen na laging nasa kitchen na lang, nagtatambay. As in wala. Pupunta lang sila doon magluto after magluto. Tapos, pasok ng kwarto. As in super, super na-appreciate ko yun. Kung gusto mong matulog dito ng ilang oras, anong oras mo gusto magising, magagawa mo yan. Kasi totally, may respeto po ang mga tao dito. Which is, yun ang na-appreciate ko po pag ang tinitirhan mostly ibang lahi. Ilan lang kami Pilipino dito, 3 Pilipino lang yata kami. And mostly ibang lahi dito, which is malinis ang flat namin. Napakatahimik, walang marites, walang chismisan, walang pakialamanan. Which is very, very, very good. And sobrang na-appreciate ko talaga and feeling I love this place. Alam mo, magkakaroon ka ng peace of mind. Hindi ka madidistract ng ingay at mararamdaman mo may respeto yung mga tao dito sa kapwa.
Oh, yeah. Kaya doon mo masasabi na malaki ang difference pag lahat kabayan yung tinitiran mo and hindi kabayan. Yung sa lahat ng kabayan, lahat na ng klase ng Marites nandun, lalaki, man or babae, and ay mas Marites pa ang lalaki kaysa sa grabe. And one time experience ko yon na naghuhugas yung lalaki na yon. Tapos, may in-order ako online. So, dumating. Actually, 5 minutes before dumating yung, ano, yung delivery man, tumawag para i-confirm yung building name, yung flat number. Tapos, nung tinanong ko siya, mga ilang minutes siya dadating, sabi niya, in 5 minutes, dadating ako. So, narinig mo, nag-bill na. Alam ko na yun na yun na yun na yun. So, kinuha ko na ang pera ko na pambayad sa kanya. And yung pera na yun, siguro may sukli ng 6 dirhams, parang ganun. Hindi ko na yung kinuha. Tapos, pagkabukas ko ng pinto, ito yung lalaki pala na, ano, yung naghuhugas sa kitchen. Nakita niya akong lumabas. Narinig niyang may nag-bill at nakita niya akong lumabas. Sabi niya, sa'yo ba yun? Sabi ko, oo. Tapos, yung pera ko, isakto na yun. Pagbukas ko ng pinto, binigay sa akin ng delivery man yung item na in-order ko. Ibinigay ko yung pera sa kanya. And nag-thank you sa akin, nag-thank you din ako. Nung pag-abot niya sa akin ng item, sabi ko thank you, sabay ibinigay ko yung pera. As in, totally napakabilis. Alam niyo yung naghuhugas ng naghuhugas siya. Ewan ko, plato yata. Guys, sinundan talaga ako at nakot hindi ako nakaganon talaga siya, sinisilip na ako. Grabe diba? Marites na marites. Pag may bitbit kang plastic, kulang na lang mabutas ang plastic, sinusundan sa titig. Diba? Parang ano itong klase ng tao? No? Kaya ayaw ko nang, which is, I really, really don't like. Napakababa ng tingin ko sa ganyan klase ng tao kahit ano pa, yung parang kilos binabantayan. Kahit ultimo plastic na galing sa grocery na may pinamili ka, kulang na lang mabutas yan sa titig. Sa sinusundan ka. Ako in-expect na susundan ako or sisilip siya kasi naguhugas siya eh. Pag ganyan ko talaga. Nagpang-abot pa kami, nagkatingin yung kayo. At ang pagtingin pa niya sa akin is talagang nang ano siya yung nagmamarate siya. Saka ganun. Ang tingin ako na. And yun lang guys. Actually gusto ko pa sana ipakita sa inyo ang aking room. Kung saan po ako ngayon nakaupo. Ito po ang ating room. Gusto ko pa sana ipakita din sa inyo. Kasabay po ng ating pag-house tour. Kaya lang po guys. Medyo magulo po kasi kanina nagmamadali po tayo before po tayo umalis. Medyo nagkalat. Pagkarating po natin, saka po ako nag-video, nag-vlog ngayon. And, yon siguro sa susunod po, guys, pag medyo naayos ko na po, papakita ko po sa inyo para makita nyo po ano pong itsura ng mga tinitirahan namin dito. Dito po ako ngayon sa Abu Dhabi. So, sa susunod po, guys, papakita ko po sa inyo. And yun lang po. Maraming salamat po sa inyong panonood. Thank you so much, everyone, for watching. Ingat!